Sisimulan mo. Tatapusin ko. Shout out mga kamarina. Mas umaya, magandang araw sa inyo. Once again, this is your Kuya Babs for another day, for another video. For this video, makikita ko sa inyo yung kahalagahan ng pag-aaral. In which ang kapintinda brothers, ibinilag nila sa kanilang YouTube channel, lalong-lalo na kay Sir Gavin. Si Sir Gavin may talagang priority, which is yung pag-aaral. Yun ang ini-impact sa kanyang mga kapatid, as well as sa kanyang barka, mga barkada, lalong-lalo na si Kalo. Itong ibig sabihin, panoorin po natin itong video, which is made by Sir Gavin, para dun sa appreciation niya kay Kalo. Kung ano yung ginawa ni Kalo, I'm sure na matutuwa tayo sa kanya at kakabiliban ninyo. Kalo, shout out sa iyo. And ito patuloy nila yan. At malayo ang mararating niya. Exam kami, yung semi-seamanship. Flat 1 ako kasi. Hey! Isimula mo. Tatapusin ko. So, di ba nga po eh, kauwi-uwi lang po namin galing Boracay. At sa mga hindi po nakakapansin nga dyan, hindi po nakasama sa amin si Kalo. Di ba mga boy? Tama. Pero, pinipilit po namin siya sumama talaga. At saka ginagawan din niya ng paraan. Aga last minute. Kasi, meron na siyang ticket, meron na rin siyang hotel. Tapos sabi ko, kahit ibang araw ka ako mag-flight, okay lang, makasama ka lang. Kaso, nung ginagawa niya na ng paraan, kinakausap din mga teachers niya, napagtanto niya na dito kung bumili kay Kalo, boy. Yan, yan. Mas pinili niya yung pag-aaral. Yun. Kesa sa pansamantalang kaligayahan na habang buhay natin maalala. Nag-joke lang! Mga Indian din. Doon ako nabilip kay Kalo. Kasi sabi ko sa kanya, kung pipiliin mo ka ako kami, kumbaga, kung pipiliin niya yung magbuburaka, mamumblema din siya kasi may iwan niya sa school, baka hindi niya magawa. Kumbaga, doon na lang siya. Kasi doon, yun yung tama. Ang kalaban lang niya doon, yung lungkot na iniisip niya yung mga ginagawa natin. Pero yun yung tama. Kasi kapag pinili niya tayo, kumbaga, kung maapektuhan yung grace siya habang buhay na mamarka yun sa kanya. Kaya doon ako buhay nabilip kay Kalo. At ito pa buhay nabilip ako kay Kalo. Kasi minomonitor ko si Kalo. Minomonitor ko si Kalo sa CCTV, ganyan kung ano ginagawa. Kasi nagpapaalam siya sa akin na Puya, darating dito yung mga klase ko. Boy, talaga puyat-puyat sila. Puyat-puyat, napakadami nilang ginagawa, pati sa isang bahay natin. Ang dami nilang ginagawa, nagre-review, nag-e-edit. Di biro boy yung ganyan. Di biro. Kasi kahit ako noon, nakikita ko yung sarili ko nung college ako, sobrang hirap talaga mag-aral, sa totoo lang ha. Pero kapag may dedikasyon ka, magiging madali yan. Pag-prosige. Oo, kaya sobrang natutuwa ako kay Kalo. At yung, masyado ako natutuwa kay Kalo ngayon. Ito, nung kinaumagahan, nung dumating tayo sa akin, Kuya, ikaw, buti na lang ikaw, hindi ako nasumama. Bakit ka ako? Yung teacher ko, may magandang balita daw sa akin na sabi, buti na lang, mas pinili mo yung Ekato. Sasabihin ko sa inyo, marka niyo sa isusunod na araw. Uy! At yung araw na yan, ngayon. Oo, kaya alamin natin yung magmarka ni Kalo, alamin natin yung nangyari sa kanya, tsaka alamin natin yung mga ginawa niya. Kalo! Ha? Kalo! Tatanong ko lang po yung ano, yung mga nangyari sa iyo nung wala kami dito. Kasi yan. Siyempre, kami sobrang saya talaga namin. Sobra, so, grabe! Pero nakita ko masaya din si Kalo dito. May maganda nangyari. Kwento mo naman. Kasi alam ko na. Kasi di ba, pinakita mo sa akin yung day 1, 2, 3, and 4 mo. Di ba, kinakamusta kita. Ano yung mga nangyari? Pag-alis niyo, siyempre, nalungkot agad ako kasi siyempre, naisip ko yun sa inyo. Kami din. Grabe, sobrang saya. Naisip ko rin yung mag-end grades ko doon. Oo. Hindi, yun nga yung sinasabi ko. Hindi hadlang yung sasabihin mong sobrang saya kasi doon eh. Tsaka na muna yung pag-aaral. Doon ako bumilib sa kanya. Dapat. Pinag-uusapan din namin yan, di ba boy? Nila Sir Jim, tsaka ano, kasi mahirap yung ano na yun, part na yun, kasi hindi biro yung Boracay. Parang ay, totoo. Kasi diba, iba yung happy sa Boracay. Ay, ito naman. Pag alis nyo, alam mo na kami, nag-klase. Tapos, after nun, gawa ng film. Hindi, wag na masyado, ano, tumbo kayo muna. Kumbaga, di ba may sinasabi sa akin kanina na sasabihin na sa inyo yung teacher mo yung marka nyo? Oo. Ano yung markang binigay sa'yo yung teacher mo nung nag-exam ka? Ayan. Ayan, di ko pa alam yan.
Yung nag-exam kami, yung semi-seamanship, plat 1 ako kasi. Plat 1! Yan na plat 1! Diba? Ano gusto mo? Maraming plat 1? Plat 1. Tama, tama. Hindi rin ako nang hinayang mo. Kaya nga masaya din ako kasi binabalitaan niyo na yun na goods na goods din siya. Tama. Eh, kamusta yung nangyari sa film niyo? Film, oo. Yung may pinagpuyatan niyo dito, yung dito kayo nag-edit? Ah, yun. Ha? Oo, titignan ko kayo si CCTV eh. Ha? Pakita! 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 Saan? 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 Yan! Doon lagay mo doon! Lagay mo sa malaki! Atin yan! Yung mga ano lang, mga sinigalo. Atin yan! Sino nag-direct niyan? Bali, tatlo kami nag-direct dito. Wow! Wow! Kasama siya po! Baka leader! Sino nag-edit? Sino nag-edit? Tanto din kami. Ayan! Magaling, magaling. Ayan! 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 Ikaw na director, ikaw bakas? Masyado ka naman sa marka? Marami ka naman! Palong-palo! Okay, play mo, play mo. Play. Play natin. Hindi mo lang papansin. Uy! Habang tumatagal tayo dito, panalang-panala yung mga nangyayari sa atin dito sa mga... Uwaaah! Habang patagal-patagal, nakikita ko na yung mga maling gawain ng mga opisyal natin dito. Ay, yung tungkol mo saan yan? Pagbabalo. Tsaka sa mga maling ginagawa. Sobrang tagal ko na dito. Uy! Kasi nasaksiyan ko lahat ng mga pangyayari. Uy! Seryoso, par! Seryoso, par! Rabi mo ka! May mga nagdodroga. Uy! Grabe. May mga nabububog sa kapwa natin marino. Wala lang akong lakas ng loob para magsalita. Uy! Grabe! Pero ngayon, siguro ito na yung tamang pagkakataon. Para gumawa na ako siya. Medyo nakalimutan pa yung Nag-isip. Ito na. Isimulan mo. Tatapusin ko. Uy! Pang-drama? Ano pa yung mga ginawa nyo? Ano yun? Sa ano na yun, naglalaro lang ako doon, 90 o 100. Wow! 90 o 100 lang. Okay, napaproud ako sa kaya nasasabi ko yung mga bagay na to kasi bihira yung ganyang mindset. Tama. Eh, syempre, sabi ko nga sa inyo, yung panahon ngayon, iba mas pinipili yung saya kaysa sa pag-aaral. Dapat tayo ngayon, syempre, kahit anong mangyari, mas pipiliin natin yung pag-aaral. Kasi
ang pag-aaral ang pundasyon kung sinong magiging ikaw. Tama. Diba? Hindi lang magka-rhyme, pero gayon yung nagigits nyo, nagigits nyo. Tama. At saka ang pinakamaganda dito kay Kalo, syempre, nagsakripisyo man siya ng kasiyahan, pero sigurado ako pagdating ng panahon, habang buhay na kasiyahan niya ibibigay sa kanya ng pag-aaral niya. Diba? Hindi, at least, eto, sinasabi ko sa'yo, may iba't iba tayong opportunity. Pero ang pinakamaganda dito, may pinakahawakan tayong diploma na pwede natin pagyabang sa mga anak natin, sa mga susunod na panahon. Tsaka, pagyabang mo rin siyempre sa sarili mo. Iba kapag may diploma ka, tsaka diskarte, pag pinasama mo yun, boom! Hindi naman masama na piliin parati na sumaya. Basta alam mo habang nagsasaya ka, wala kang obligasyon na nakakalimutan. Huwag nating piliin o ipagpalit yung mga panandalian na kasiyahan sa mga pwede mong matutunan habang ihinasa paaralan. Dahil yun ang totoo at panghabang buhay na kasiyahan. Kasi darating din naman yung oras na matatapos tayo lahat sa pag-aaral. Pero hanggat hindi pa dumarating yung panahon na yun, sulitin natin bawat segundo ng pagkakataon na pwede tayong matuto. Siyempre, huwag rin natin kalimutan yung mga samahan na nabubuo habang tayo nasa paaralan. Dahil isa yan sa nagbibigay saya at bumubuo sa'yo habang nag-aaral ka. At panghuli, i-prioridad natin ang pag-aaral. Dahil sabi nga ng tatay namin at nanay namin sa amin, yan ang kayamanan na kahit kailan hinding-hindi mananakaw sa atin. Kaya sa lahat ng mag-aaral dyan, laban lang, darating din yung araw na mananalo tayo sa laban na yun. So there you have it, guys. Yan nga yung sinasabi ko. Yung ibinigay na parang appreciation ni Sir Gary para kay Kalo, na hindi ipinagpalit ni Kalo yung Boracay, yung pagpunta sa Boracay. Instead, nag-stick siya dun sa kanyang pag-aaral. And you see, nag-flat one siya sa kanyang mga marka o grade niya. Once again, maraming salamat sa iyo, Sir Gavin. At lagi mong sinasabi sa kanila na ang pag-aaral ay dapat unahin. Yun ang maging priority. Maraming salamat, Sir Gavin, sa pagbibigay mo ng inspiration para sa mga kapatid mo, sa mga barkada mo, and lalo-lalo na din kay Kalo. Magpatuloy niyo lang po, and andito lang po kami sa likod ninyo bilang inyong taga-subaybay. Maraming salamat po.